Dahil dagdag lang sa mahaba ng lista ng mga biktima ng hazing na si Julio Servando, muling na buhay ang panawagi pagbawal na ang mga frat. Pero tingin ng ilan, lalo lang itong mga kasama. Kung bakit, alamin sa report ng saksing si Maki Pulido. Ang bawal dito is the hazing. Hindi naman, it's not the fraternity. Hipokrito ako kung tatanggihan ko sa inyo na ako naging bahagi ng hazing. Pero bawal na po yun. Noon pa man. Kasabay ng pag-aming ito nang dumalaw siya sa burol ng hazing victim na si Servando, iginiit pa rin ni Vice President Jejomar Binay na isang fratman na hindi pinagbabawal ng batas ang mga fraternity. Ang karahasan, partikular ang hazing, ang ipinagbabawal. Meron yata tayong problema in the implementation. At ulitin ko lang, sana madaling matapos ang kaso. Sinigundahan ito ng principal author ng anti-hazing law na si dating Senador Joey Lina. Lahat ng infliction of physical harm, psychological harm, bawal. Ano ibig sabihin nun? Bawal yung hazing. Lalong lumakas ang panawagan na i-abolish ang mga fraternity dahil hindi pa rin naman natitigil ang hazing bilang requirement sa pagtanggap ng bagong miyembro kahit nang ipasang anti-hazing law noong 1995. May mga tulad din ni Mark James Enriquez na hindi neophyte pero pinagpapalo ng bote ng beer na utos daw sa mga neophyte ng isang fraternity sa Cebu bilang bahagi ng initiation. Sa autopsy niya, basag yung bungo niya. Tapos when he was down, na nakaganon na siya, biglang lumapit yung, I think, the vice president of the fraternity. And he shot him on the head. Pero sagot nga ba ang pag-abolish o pagbabawal sa mga fraternity? Kung tutuusin, bawal na ang mga ganitong grupo sa Benil. They should not be part of any fraternities or sororities. Thus, it is also stipulated in the handbook na if you will be engaging in fraternities or sororities, you will be subject to discipline sanction. Pero pagkumpirma ng ilang opisyal ng Tau Gamma Phi na ayaw magpabanggit ng pangalan, may chapter nga sila sa Benil kahit bawal. Ang hindi pagiging lehitimo ng grupo sa campus, nakakaapekto bang lalo sa pagbabantay sa kanila? Mamomonitor mo kasi may mga certain requirements para ma-accredit ka. Mag-submit ka ng constitution and bylaws. Yeah. List of officers and members including their address, their cell phone numbers, gano'n. So kung ganun pa man, halimbawa magkaroon ng kaguluhan na sinasabi nating karahasan, matutukoy mo. At hindi lang naman sa mga frat nangyayari ang hazing at pagkamatay dahil dito, kundi maging sa mga institusyong tulad ng PMA at PNPA. Sa ngayon, ayon sa Volunteers Against Crime and Corruption, mahirap tibagin ang mga frat at maging aktibidad ng mga ito dahil ma-impluensya ang mga nakagraduate ng miyembro ng mga grupo. Look at the seniors. Sino-sino mga naka-occupy sa law enforcement? Mga ano yan? Mga iba dyan, mga mista, mga brothers, iba dyan, makasama sa fraternity. Sa prosecution, marami din sila mga brothers dyan. Sa courts, meron din dyan. And influence peddling is... Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.